Welcome back, mga kapamilya, dito po sa Teleradyo On The Spot. Ay, nako, baka nga po nitong mga nakaraang araw, nabalitaan nyo o makanapanood nyo na po, yung pong nangyaring pag-aamok nung isang NCAA player sa koponan po ng JRU Heavy Bombers na tila napikon, no? Dahil siya po ay inaalipusta nung isang spectator, yes, na ikinainit ng ulo niya, at sa halip na yung spectator lang ang kanyang komprontahin, ay yung mismong buong team ng College of St. Benilde ang kanya pong sinugod, at yung ilan sa mga player noon ay nasapok niya, no? Eh bago pa siya naawat. Pero dahil nga po sa kanyang ginawa, ito pong JRU Heavy Bomber na si John Amores ay pinatawanan ng indefinite suspension ng NCAA dahil na rin daw sa iba-iba niyang mga violation, higit sa lahat, yun nga, yung pananakit niya, no, dun sa ibang mga kalaro niya sa NCAA. Pero ano nga po ba, di ba? Parang hindi pala to ang unang pagkakataon na meron na siyang ginawang ganung karahasan, no, sa loob ng basketball court. Meron pa pala siya nabugbog na una pa doon, taga UP Fighting Maroons naman. Na after na nagawa niya yon, tila ay pinagmalaki pa niya, at sa social media niya noon ay meron pa siyang hashtag na ano ba, basta parang ano, pinagmalaki pa niya na nakasapok siya. Di ba? Parang once a tingnan ko nga. Oo, parang ganun. Sige, balikan mo, partner, paalala mo na lang ko ano 'yon. Mm-mm-mm. So, ito pong indefinite suspension na ito ay parang hindi sabihin na nating sapat daw, sabi ng ilang mga sumusubaybay sa collegiate sports, dahil lang sabi nila, kung ito ay naulit na naman niya na ikalawang pagkakataon, dapat ito ay itinuluyan ng i-ban for life. Pero bakit nga ba hindi ito ang naging pasya ng NCAA management? Makakapiling po natin ngayon via Zoom, Zoom, Zoom! Papaya! Siya po ang representative ng NCAA Management Committee, si Father Father Victor Calvo Jr. Father, good morning, Tony and Casey. Good morning, Tony and Casey. Good morning, Father. Good morning, Father. At nakita po nga namin yung parang dahilan kung bakit indefinite suspension lang. At ito ay tila para bigyan siya ng pagkakataon na siguro magnilay-nilay, bigyan niya ng sarili niya din ng time na matanggap niya na nagkamali siya at maaaring magbago pa. Tama po ba, Father? More or less tama yung ano, yung interpretation po niyo. So if it's an indefinite suspension, ano po ang magiging criteria or factors para po payagan siyang muling makalaro? Well, you know, NCAA is an open system, it's not a closed system. So you have to remember that we have to decide within 24 hours for the sanction to be imposed. And we don't close the door for the upgrade or downgrade of the sanctions. Pero on the part of the NCAA, there are several factors to consider. Ano? We have to investigate further the root cause and all angles kung bakit nangyari yon. We could not only depend dun sa videos na nasubmit to sa atin at nakita ko natin, kasi maraming mga intervening causes and reasons that leads to the brawl. At depende ho dun sa interventions na gagawin ng GRU. We have talked to GRU in our meetings. For example, the mental health of the child, as also prescribed by CHED. You know, we are an educational institution, so we have to balance between justice and compassion sa aming judgment. Father, what about justice and compassion to the victims of this John Anthony Amores? We have to understand that this is not the first time that this happened. Pre-season game, meron na ho siyang sinaktan na UP Fighting Maroon. Mm-hmm. Bakit hindi nangyari si yung ganitong pag-ninilay, pag-i-intervene? Si Gil Belmonte, nung pre-season pa lamang. Yes. Bakit nga po ba? Yes, Casey and Tony. Mm. During the pre-season,
Number one, it is outside of the jurisdiction of the NCAA. The rules were constrained. You know, it's different league. Mm-hmm. And we were informed later on through the news, mm-hmm. but not formally. They wrote to JRU. Mm-hmm. And they hope, nasa post naman yon ng UP supporter, mm-hmm. that JRU will have some interventions before they will file the case. Mm-hmm. We don't know about that. Walang communication sa amin, mm-hmm. verbally or mm-hmm. formally. Mm-hmm. Kaya kung na-communicate sa amin yon, then our judgment would be different. Because mm-hmm. we judge depending on the parameters of the information that we have mm-hmm. and the rules that we have. So we ibig sabihin nun, sorry to interrupt, Father. Kung nalaman nyo po na meron na palong ganung insidente at nagsampa na nga ng criminal charges ang UP against Amore, sabi nyo, your judgment would have been different. How different? Of course, if there is, malaking if yan, it's a conditional thing. I don't know if it is true or not because I don't have the evidence at hand. If there is a criminal case, mm-hmm. then we talk about eligibility. Is he eligible? Mm-hmm. Then GRU would have to prove that he is eligible depending on the documents at hand. Kasi we judge mm-hmm. and evaluate based on the documents mm-hmm. presented. Just like the mm-hmm. legal thing, ano, we don't judge based on speculations, yeah. Based okay. on the opinions of the public. Mm-hmm. We based on solid evidence. So ang evidence, give it to us. Ang evidence pa na hinahanap nyo, Father, is kung meron po talagang criminal complaint na inihain ng UP. Yun po ba yun? Correct. Saka okay. yung letter ng UP dun sa JRU. Okay. And then we will ask JRU, of course, for the mm-hmm. interventions that mm-hmm. they have made. Yeah. Tapos clearance sa psychologist, if there is, if it mm-hmm. is available, mga ganong mga bagay. Wala na pong speculation po, Father, kasi ibinalita naman po ito sa mainstream media at mismo ang UP po ay namahagi na po ng kopya ng dokumento nung inihain na criminal complaint nga laban dito kay John Amores. At ito ata ay inihain na nila several days ago ba? Or several months ago? Oh, September. September pa, no? So, sabi nyo, your judgment would have been different kung nalaman nyo na po na may ganito na palang insidente at may kaso na nga po. But given na criminal complaint na po, yung final ng UP, paano kung ang CSB po, College of St. Benilde, ay maghain pa ng sarili nilang criminal complaint kasi yun din po parang inuudyok nga ng mga mm-hmm. ng mga sumusubaybay dito sa NCAA, Father. Eh. Yeah, it is the right, of course, to mm-hmm. kasi kung may physical injuries. Yeah, dami. The complaint outside of the NCAA mm-hmm. ambit na yung gagawin nila. But mm-hmm. I mean, we can only judge and execute the sanctions mm-hmm. based on sa rules mo namin. Okay. So, okay. I'll go back to my first premise, you know, Father. Na ang sabi mo nga, it interpretation ko, no, of how the NCAA management imposed the sanction, yung indefinite suspension. Dahil ang pagkakaintindi ko po, and correct me if I'm wrong, na sabi mo, interpretation ko lang, na the indefinite suspension is meant to give John Amores ample time to reflect on what he did and maybe possibly reform his attitude, no? Na matanggap niya na mali, hindi ito sportsman-like behavior. I'm asking this because parang lumalabas sa kanya mga social media posts before bago niya i-deactivate yung mga social media accounts niya na tila he's very proud of the things he's done on the court kapag nagiging violente siya. And even yung mga ibang teammates niya are caught on video, even dancing parang a victory dance kapag meron silang nasasaktan na player ng kabilang koponan. How does that reflect, di ba, on their ability to reform, Father? Well, I'm not in the position to judge because I cannot read the conscience and the intention of people. Mm-mm. It's only God who can judge them. No? Mm-hmm. So, based on the evidence... God and the fans. Yeah. Of course. Based on the evidence that you have said, isa-isa na natin. Una yung mm-hmm. account
So we asked the JRU person responsible kasi the Jana Morales is undergoing a debriefing. Debriefing? As of yesterday and some psychological interventions dun sa JRU. Okay. And they reported na the account is fake. Na hindi. So we checked the Facebook account dun sa mga friends niya in the NCA circle. And I think the last post does not agree with the one being posted on social media. Okay. Father, may paririnig po ako, kami ni Partner Casey, sa inyo. Ito po ay reaction mismo ng isang mambabatas, no? Itong mambabatas pong ito sa Senado, kung ready na po yung ating mission control, no? Ay parang nadismaya din po, ano, sa ginawa po nitong si John Amores, at may naiisip po itong mambabatas na ito na dapat ding gawin daw na karampatang aksyon dito kay John Amores. Pakinggan po natin itong binanggit po ni Senator Bongo. Bilang isang basketball player at isang mamamayang Pilipino, ito po ang sagot ko. Dapat bugbugin rin yung John Amores na yun. Na yun. All right. We have to strike that off the record. Yes, we cannot use that language in the Senate. So, sorry po. Are we striking Amores' word also, Mr. President? No, just the, okay, just the statement. Okay. All right, Father, ha, pasensya na po at binleap na po namin yung pong naging maanghang na pananalita ni Senator Bongo. Pero yung una pong nasabi niya, narinig nyo naman po yun. Ano po reaction nyo doon? Yeah, of course, violence has no place in sports. So we cannot correct violence with another violence. We belong to an educational institutions, and that's what we are teaching our students. Ano? So we have heard the interview. What I mean, it was stricken out of record because it doesn't sound good. Well, it doesn't sound good coming from a lawmaker, pero whatever an athlete also does, typical, alam nyo na, maraming mga fans to mga athletes na ito, ay hindi rin nagbibigay ng magandang ehemplo. So paano po, indefinite suspension sa halip na lifetime ban, kung makabalik pa ho, ano, theoretically, kung makabalik pa ho ulit sa paglalaro itong si John Amores, what signal does that give to the youth, di ba? Yung mga kabataan na umiidolo sa mga ganitong mga atleta. You see, the procedures, lifetime ban or whatever ban, indefinite suspension is the same. I can say right now, not this season, next season, or next season, knowing the mind of the NCAA regarding this matter, it's very hard. It is easier for a camel to enter the eye of the needle than for John Amores to be reinstated in the NCAA. He has really, really to prove beyond reasonable doubt that it's difficult at this time na pwede ho siyang makabalik. Father, so far, no, sa simula ng ating pag-uusap ay naka-zero in tayo dito kay John Anthony Amores. Pero ano naman ang liability ng JRU mismo? They knew this player. The school? Yes, the school mismo. Yung mismong team as well, no? Because they knew this player. Alam nila yung ginawa. Even if it wasn't part of the jurisdiction of the NCAA when you were talking about the preseason, dun sila eh. Alam ng coaching staff kung ano ang kapasidad nitong si John Anthony Amores. May pagkukulang ba ang JRU dito? Ano ang liability nila dito sa nangyari? As of our last meeting yesterday, we asked JRU because of the point you have brought up before about the UP case. Parang meron ng mga red flags eh. So we asked them to submit the program, mental health program for the athletes, of course, for the team, and the interventions they have made after that event, and
after this event. Mm-hmm. Ano? And then we can judge based on the documents that will be presented. Mm-hmm. Pero kapag po napatunayan na wala silang maibigay sa inyo na pagpapatunay that there was intervention on their part, ano po ang liability nila? I don't know because I'm speaking for the management committee. It is already on the policy board thing, meaning yung mga presidents ng mga school na ang may jurisdiction on that matter. So I don't want to speculate as of the moment, pero if proven beyond reasonable doubt, then there are mechanisms in the NCA to deal with that issues. Mm-hmm. Anong klase mga mechanisms or na pwedeng mapatong, ano, maipataw dito sa JRU kung napatunayan na nagkaroon din sila ng pagkukulang? Hindi lang si John Anthony Amores dito ang pinag-uusapan, kundi ang JRU mismo. I don't like to commit, but historically, nangyari sa mga NCA, may mga member schools na napatawan ng mga ano, depende sa gravity ng ano ng case. Just like in the organization for that matter, merong sa membership mo will be affected, pero it's the last thing that we will do. As of the moment, we respect the due process. Medyo mabagal lang ng konti, pero that's it eh. In a democratic institution and country that we are in, we have to respect the procedure talaga. Mm-mm. Bakit mabagal po? Because we have to investigate, hear both sides. Alam mo naman, pag napasokan ng mga lawyers na yan, it becomes complicated na maging legal thing na yan eh. Yung thinking yan magiging legal na. So, tatagal at tatagal. Si John Anthony Amores has lawyered up. Tama ho ba? May abogado na. Meron yan, of course. Meron yan. Mm. And, kasi pag pupunta na sa mga cases, yeah, meron na yan. Even the victims, they have the lawyers. Mm. So, pagka meron ng case, I could not even speak for that because it will become sub judice na. Mm. Buti pa ngayon, na-interview niyo pa ako. Pero after na may mga cases na yan, you'll be prevented na from ano. Because you'll be a party to the case. Mm. So ano po ba, Father, matanong ko lang, do you have any idea, ano ba kurso ni John Anthony Amores? Walang idea sa the moment. Okay. But definitely, he's a student athlete. He's a student athlete, And how old is he, would you know? If I'm not mistaken, 23. Around that age. So he has 2 playing years left, I think. I see. Mm-hmm. Sige. So, titingnan po natin ano, kung mabibigyan pa ho ba talaga ng pagkakataon na magbago pa or pagsisihan pa ni John Amores yung kanyang ginawa. Because kung sabihin man natin na marami siyang mga supporters, sympathizers sa loob mismo ng JRU, pero sa labas po noon ay marami talaga katulad ni Senator Bongo ang parang nanggagalaite o gigil sa ginawa niya dahil hindi nga naman nga daw dapat palampasin ito na hindi mananagot, di ba, sa lahat po ng mga nasaktan niya at dun mismo sa mga fans. Uh-oh. Partner, Father, would you know if he has shown remorse? Meron na ho ba kayong nabalitaan na has he reached out to Mr. Belmonte from UP, yung mga nasaktan niya, meron hubang pagsisisi? Right after the game, I was there. I witnessed partially what happened from the VIP room. Yeah. I passed by the dugout kung saan siya in-isolate because that's the protocol. So, I cannot judge naman, but seeing na umiyak siya at kinoconsole siya ng mga staff ng JRU, I can say na doon pa lang merong ano na, hindi ko na makausap ng maayos eh, merong sign of remorse. And of course,
sa NCAA, we're family naman. Kapag mayroong ganon, as much as possible, we will solve it internally. There are plans na, kasi mainit pa masyado yung issue, but maybe today or the next day, dun sa mga officials ng JRU na both teams will meet for a meeting, for a dinner, para pag-usapan sa to settle this amicably kung meron mang pagkasama ng loob doon, kung maayos nila sa ganung paraan, it will be okay. Ano? Father, pero, okay. Father, last question bago tayo magbabay. Naisip ko lang yung po bang magulang po ba ni John Amores, have they come forward also? Siguro para lang mapaliwanag, ano ba ang naging pagpapalaki sa anak nila at nagkaganyan? Hopefully sana, yun sana yung wish namin but we cannot compel. Opa, so they haven't really come forward, hindi pa po sila nakikipag-usap sa NCAA. Nasa probinsya. I think today, ata, they might, si John Amores parang pinayagan ng umuwi. JRU. Si almost we are in a bubble kasi. I don't like to justify the thing, but you know, when you are in a bubble, yung JRU kasi for 18 days because of health and safety protocols, nagkaroon na ng ano yan eh. Tagal na nilang naka-bubble na gusto-gusto ng mga bata ng laro. So, more or less, merong parang aggression on their part that gusto na kami maglaro, bakit hindi pwede mga paglaro. So, you see it in court. Okay. So, we're the COVID season. Kaya, sana lawakan din natin yung pag-iisip natin. Imagine you're in that scenario, naka-bubble ka, you have no limited contact with the outside world, and you want to play and you cannot play because of suspensions due to health and safety protocols. The aggression thing is, kaya gusto namin makuha yung mental health program nila kung meron sila, okay, which they should have kasi lahat kami meron. Kung anong interventions na ginawa nila, gusto namin makakita yun. And from that, we can make our judgment. Okay, sige, understood. Father, pasalamat po kami ni partner Casey sa inyong pong pagpapaliwanag din at saka syempre yung oras na binigay niya po sa amin. Thank you, Father. Kung may time po kayo, Father, basbasan nyo na rin kami ni Casey, ha? Of course. Thank you very much. I'm always watching you. I like the your tandem, ano, thank personally. You so much. Thank you. Kahit natungan na kami sa kabila, I still have friends in your network. And, salamat, Father. Back in one way or the other, I'd like, not boasting about it, but, you know, I've been working sa NGOs, United Nations. I've been pushing for the reinstatement for your franchise. Thank you so much, Father. Salamat po sa support. Thank you so much and take care. Father, thank you so much. Si Father Victor Calvo Jr., representative po ng NCAA Management Committee.